gusto namin yung mapayapang pamumuhay dito sa Mindanao. Tato, ano yung karanasan mo dito sa pag-drive dito sa highway na to? Marami akong naranasan dito. Tulad ng pag-gera dito sa may... Ayan. Dito, diretso na to sa may sabi nilang Bagan. Pagdaan namin doon, walang mga tao. Yung mga bayo, walang mga tao. Tapos, ibang simoy ng hangin doon. Parang simoy ng mga namatay na tao. Sa ngayon, palala ng palala pa ng kahirapan dito sa Mindanao. Kung kukunin mo taga human rights mo, hahawak ka ng armas. Magbali lang ka, lalabas ang human rights. Nagdarasal kami na sa araw natapos na yung gulo. Ay, kakapes sa iyo. Para hindi na kami mahihirapan. Ilang henerasyon na ang labanan sa Mindanao at Sulu. Marami sa mamamayang naninirahan sa area ng mga Moro ang ipinanganak at lumaki sa gitna ng labanan. Alam mo ba kung anong dahilan ng gulo? Hindi namin alam. Sa haba ng panahon, hindi na nila alam ang punot dulo ng digmaan. Sino ba ang mga Moro? At bakit sa banggit pa lang ng kanilang pangalan ay mga larawan ng katapangan sa digmaan ang nakikita? At kapag Mindanao ang binanggit, gulo agad ang naiisip. Ang Bangsamoro ay ang mga Muslim Filipinos. Binubuo sila ng 13 ethnic groups na naninirahan sa Mindanao, Sulu Archipelago, Basilan, Tawi-Tawi at Palawan. Ang mga Maguindanao ay naninirahan sa mga probinsya sa Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato. Ang mga Maranao ay nasa paligid ng Lanao Lake. Ang mga Tausug ay sa Sulu Archipelago. Ang tatlong grupong ito ang pinakamalalaking tribo ng Bangsamoro. Ang iba pang mga grupo ay ang mga Samal at Badjao ng Sulu Archipelago, mga Iranun na naninirahan sa pagitan ng Maguindanao at Lanao Sur, mga Jama Mapun ng Cagayan de Sulu at Timog Palawan, mga Kalaga ng Davao del Sur at Davao Oriental, Kalibugan ng Zamboanga, Malbog at Palawani ng Palawan, Sangil ng Davao del Sur at South Cotabato, at Yakan ng Basilan. Sila ang mga Moro, mga mamamayang pinagbigkis ng iisang relihiyon kahit may kanya-kanyang kultura at wika. Nakatira sila sa eryang binubuo ng 96,438 square kilometers ng Southern Philippines, mga 33% ng kabuuang land area ng Pilipinas. Pinagbigkis din sila ng mahabang kasaysayan ng kanilang pagtutol sa dayuhang pananako. Ang mga Moro ang pinakamaunlad na mga mamamayan
na naninirahan dito sa kapuluan bago pa dumating ang mga Kastila. Mahigit 400 taon bago maitatag ang Republika ng Pilipinas ay mayroon na silang mataas na antas ng gobyerno. Maunlad na ang Sultanato ng Sulu na naitatag noong 1450. Noon pa man, ang Sulu Sultanate ay may trade and diplomatic relations na sa China, Malaysia at Indonesia. Once upon a time before 1565, they were once a sovereign independent nation. In fact, hanggang umabot yung panahon ng Kastila, yung Kastila from 1565 up to 1898, they fought the Spanish conquistadores for 333 years. Ang pagkakaroon ng kasarinlan at kapangyarihan ng mga Moro bago pa ang kolonisasyon ng Pilipinas ay isa sa batayan ng patuloy ng pakikibaka ng Bangsamoro hanggang sa ngayon. Ito ang ilog ng Pulanggi na ngayon ay kilala na sa pangalang Rio Grande de Mindanao. Mahigit na 300 taon na ang nakalipas nang maging saksi ang ilog ng Pulanggi sa masaganang kaharian ni Sultan Kudarat. Proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the president by the constitution. Martial law. Mahigit sa 100,000 Moro ang namatay dahil sa matitinding military operations na inilunsad ng diktadurang Marcos. Di mabilang ang mga Moro na nakulong at na-torture. Dumaan kami sa napakasakit no ng martial law. Yung nanay ko sa katatay, doon sila namatay sa evacuation, sa mga ilalim ng kahoy, dahil sa nangyari sa amin ng magkakapatid, ang isa yung sinalbids, ang isa yung pinutulan ng ulo. Sa kalamang ko lang noon, maraming taong nagkaroon ng kasalanan na walang kasalanan. Isa na sa mga inosenteng na biktima ay ang teenager na si Ustadja. Oh, kung saan-saan nila ako dinala doon sa Southcom, Simcom, awan kong palipat-lipat ba, hanggang hindi ako matagpuan ng mga kamag-anak ko. Marami rin akong naranasan doon sa una-una yung, halimbawa, girip ka, kasi pero hindi ko matandaan yung mga sundalo na yun. Noon na, Marcelo, yung isinubsob sa mainit na tubig, ganyan yung nangyari. Na siyempre, nagsira-sira yung kamay ko. Ang ganda noon ng kamay ko, tingnan mo. Nagkuhan na. Nawalan yung mga degree. Tapos dito naman, yung sinusunog rin nila ng kuhan, sigarilyo dito sa mga hita ko. Napilitan akong humawak ng armas. Noong wala na kaming malabasan dahil hindi rin kami makakalabas ng city para makapaghanap buhay dahil kami bibintangan ng kami rebelde. So, it's better papasok ka na lang doon sa rebelde para wala nang, no choice. Hindi ka na maano. Pag lumabas ka, mahuli ka, nandiyan ka sa headquarters ng mga sundalo, paaminin ka na ikaw rebelde, o di kayo bubugbugin ka para pasulatin ka, papipirmahin ka na ikaw ay hindi ginalaw. Yung maging lovers ko, tinanggan niya ako dahil tira daw ako ng sundalo. O ganyan ang epekto niya noon. O, at saka parang pinagtatabuyan ako ng, parang matakot pa sa akin noon yung mga Imenelep. Dahil sabi nila maging kuwan daw, yung turo-turo. Pero hindi naman sagot noon, kaya wala akong kakuan doon. Sabi ko, wala akong alam dyan. Hanggang nag-aral ako doon, naka-hajj, tapos nag-uwi dito, nakapag-asawa ko ng kuan. Marano naman yung naging asawa ko. Ang masakit nito ay halos walang dokumentasyon ng human rights violations laban sa mga Moro noong martial law. Pero hindi mabubura sa isip at damdamin nila ang mga karahasan at kahayupang naranasan. Ang isang malaking epekto ng 4 na dekadang labanan ay ang paglikas ng mga Moro mula sa kanilang lupa. Noong wala pa ang matinding labanan, ay 14 milyon ang populasyon ng mga Moro sa Mindanao. Pagdating ng 1990,
2.5 million na lang ang bilang ng mga Moro sa isla. May 200,000 mga Moro ang lumikas sa Saba, epekto ng madugong kampanyang militar noong 1970s. Marami rin ang napadpad sa Luzon, lalo na sa Metro Manila. The Marcos administration declared this martial law in 1972. Dito nagkaroon yung dislocation of the Bangsamoro. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang problema ng internal refugees at migration. Mayroon namang gira doon sa Lanao Norte at sa ibang parte ng Mindanao. So, saan matatakbo yung mga tao? Eh, nahihirap pa sila doon. So, karamihan sa mga Muslim, dahil totoo naman na hindi sila lahat membro ng mga MILF o MNLF, dito, pumunta kami dito sa Manila, kasama na ako doon. Pero iba na namang karanasan ang hatid ng pagpunta ng mga Moro sa Maynila. Tumakas kami sa discrimination doon sa Mindanao. Lalo namin nadatnan dito yung napakalawak, huge of discrimination. Sa tuno ng pananalita mo, ay, Muslim ka, no? At iniiwasan ka. We experienced in the previous administration of Erap S. Estrada, the primary or major suspect of this bomb in Metro Manila are Muslims. Nang mangyari ang pambobomba sa World Trade Center noong September 11, 2001, ay matindi ang tensyon sa Islamic Center. Pinagdududahan ang Muslim Filipinos na may ugnayan kay Osama Bin Laden. Kaya't naramdaman nila ang higit na paghihigpit dahil dito. Yung mga pulis daw tinututukan itong Islamic Center. Baka daw si Bin Laden na yung suspect ng Amerika nang gumawa sa yung nangyari sa Amerika. May mga tawan daw dito sa Islamic Center dahil mga Muslim kami, na Muslim si Bin Laden. Si Bin Laden na ang sabi ko sa iyo, hindi kami kahit isang bisit nakapunta sa Islamic Center. Kahit saan mapunta ang mga Muslim sa Luzon area, sa Visayas man, doon, sinasalubong sila ng takot. Si Ustaj Saripada ay isang konsehal dito sa Barangay 648, Zone 67, San Miguel, Manila. Popular sa pangalang Islamic Center. Ito ay isang komunidad ng mga Muslim Filipinos at karamihan ay mga Maranao at Maguindanao. Gusto namin ipakita sa mga kapatid namin na Christian, lalong-lalo na dito sa Maynila, na may magandang kalooban, marunong makipaghalo ang mga Muslim sa mga Kristiyano. The right of the Bangsamoro people to national self-determination, this is guaranteed even by the Charter of the United Nations. Napakalaking pinsala ang dulot ng digmaan sa buhay at kabuhayan. Malaki rin ang napupuntang pondo sa military budget. Kaya't 1976, naganap ang Tripoli Agreement matapos ang mahabang negosasyon. Pero mula 1976, ay mailap pa rin ang pagtamo ng malawakan at matagalang kapayapaan sa Bangsamoro homeland. Pinakatampok na sigurong pagtatangka ang Final Peace Agreement noong 1996. Nahalal ring gobernador ng Autonomous Region for Muslim Mindanao, si Nur Miswari. Ang tingin ng sa nakikita ko lang, kami mga Bangsamoro, parang mga bata, pag umiiyak, binibigyan lang ng candy,
din huminto. Pag maubos niya, iniumiyak na naman. Parang ganun din yung nakikita ko. During the Marcos time, Tripoli Agreement, Cory Aquino, Gida Accord, Pidil Ramos, ARMM, SPCPD, Herap Estrada, All Out War, then GMA, Peace Building Process. Pero bakit na mayroon pang declaration of a state of lawlessness, a massive arrest, a warrantless arrest? Hindi madali ang usaping kapayapaan, lalo na't may iba't ibang Bangsamoro politico-military groups. Nariyan ang Moro National Liberation Front, ang Moro Islamic Liberation Front, at ang Abu Sayyaf Group. Meron pang maliliit na mga paksyon. Iba pa rin ang boses ng mga organisadong Moro sa hanay ng bawat sektor. Nariyan pa rin ang tinig at kapangyarihan ng mga politiko. Kanya-kanyang interes, kanya-kanyang agenda. Pero malaki ang gampani ng pamahalaan para magkaroon ng workable solution to the Moro National Question. Sa palagay mo, kayo sa Manila, anong pagkakaintindi niyo sa ARM? Anong nangyayari sa amin? Bakit hanggang sa ngayon ay mayroong pagkaguluhan dito sa mga paligid? Yan ang question. Ibig sabihin, palpak ang lahat ng mga proyekto at lahat ng mga plano ng gobyerno na gina-implement dito sa Mindanao. Karamihan sa mga Moro dahil nakita na yung kuha ng autonomy. Parang wala rin, sabi nila, mabantot daw ang dating niya. Ang gusto nila, yung karamihan na yung independence sa Islamic State. Pero sa tingin ko, the most effective na bilang solusyon sa Bangsamoro problems in Mindanao and to stop this war ay bakit na hindi natin subukan ang federal system. Katulad sa United States of America, napakalawak, napakarami nila. But because of this federal government, yun, nagkakaisa sila, nagkakaunawaan. Okay lang din yung Bangsamoro, basta't yung pinakatotoo lang talaga, na yung sila, no, yung kapwa ba na pantay lang din. Pero kung sasabihin mo lang man Bangsamoro na iilang grupo lang din ang makikinabang, wala, sila din ang maghihirap. Ang mga Muslim gusto nila maghiwalay. Yung ibig sabihin nung gusto nila ang pamamaraan ng buhay nila, pamamaraan ng Islam. Di siguro yung pwede mag-ibang bansa pa ganun-ganun, para lalo magkagulo ba? Kasi iba dyan din makakainsin. Sabi na bakit ganun? Pumunta ko ng Labo, magkuha ko ng passport. Punta ko ng Ginza, magpassport pa ako. Mas lalong kuwang kayo, siyempre, di ako makapunta ng Davao kung wala kong passport. Dapat siguro ay magkaroon tayo ng grassroots na consultation na kung saan po lahat po ng sektor ng mga Moro ay kasali po sa pag-iimplementa na kung ano talaga ang gusto nila. Na ngayon po, ang kalimitan po, sa palagay po namin, sa kalimitan po ang nangyayari po, ang lahat ng feedback sa mga legislator po natin ay hindi po angkop sa nangyayari dito sa Mindanao. Gusto ko, hindi na yung violence, halimbawa hindi idan sa putukan. Ang gusto ko, yung isigaw, na dahil nandiyan yung tribe people, kasama ko na sila, yun ang gusto ko. May kanya-kanyang hugis at forma ng kasarinlan na gustong tahaki ng bawat grupong Bangsamoro. Para makatulong sa proseso ng pagpapasya, nagkaroon ng magkasunod na konsultasyon hinggil sa Moro Right to Self-Determination noong September to October 2001 sa Western at Central Mindanao. Pinakamalakas na mungkahi ang pagtiwalag at pagbubuo ng hiwalay na Islamic State. Pero nariyan din ang mga mukhang federalism na kumikilala sa realidad ng tri-people o ugnayan ng Muslim, Christian, at Lumad sa Southern Philippines. At meron pa rin sumusuporta sa tunay na otonomiya para sa mga Moro. Samantala, nanatiling tahimik ang malawak na masang Moro,
lalo na ang mga ordinaryong mamamayan, ang kababaihan at mga bata. Yan ang masakit. Hindi nabali yung mga moro na mga lalaki dahil handa yun sila nakahawak ng sandata. Wala silang hinangad yung kung hindi Victory or to the graveyard. Pero kaming kababayan ng kawawa. Yan ang naisisigaw ko sa Pilipinas, halimbawa sa pamahalan na dapat tugunan nila ng pansin yung peace, nasa peace agreement. Iginagalang namin ang watawat ng Pilipinas. Yan ang simpati na kami ay bahagi pa rin ng taong Pilipino. Kung hindi namin ginagalang yung watawat ng Pilipinas, iyan ang simbolo na ayaw na namin sa Pilipinas.